Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di luminihis sa mga tuntuning aking ipinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin dipansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ng pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo ay nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin ninyong tahanan ang walang pirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong parantan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang ni Wayway, hindi maglalaot. Gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging suma sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw ngayon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, akong babat pusong tapat. Ako'y kaawaan ng mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Yung tinanggap patungurat puso sa tap. Ang pagsalansan ko ay kinikilala. Laging na sa isip ko ay alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap patungurat pusong tapat. Hindi mo nais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong pinatanggap ang pusong mapagtapat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-ayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila magkaayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Buhay pa ba ang anak ni Yahweh Shaddai? Amen! Purihin natin si Yahweh Shaddai. Bahagi ho ng pagkilos natin ngayon sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ay may misa, street mass, at bilang bahagi ng ating paghahanda, no? 40 araw na paghahanda. Mahigit isang buwan sa pagdating ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, 40 araw po yan, no? Mula po noong Miyerkules, pangatlo ngayon. Hindi ko kasama yung araw ng Linggo, no? Kasi kung bibilangin ninyo, hindi ko kasama yung araw ng Linggo. Yung araw ng Linggo ay tinuturing kasi yan na Linggo, no? Bahagi ko yan ng panahon na kung saan ay ipinahayag ng pumikapal, no? Sa tulad si Jesus ay huling nabuhay sa araw ng Linggo. So isang pagkakataon na tayo naninyahan, no? Katulad na po ng paanyaya mula ng Miyerkules. Bahagi yun ng pagkilos ng isang mabuting Hudyo, ng isang mabuting Kristiyano, no? Ang pag-aayuno. Kasama po diyan ang kawanggawa at ang panalangin. At ngayon, ipinapahayag ko na kung saan tinatanong si Jesus. Tinatanong siya ng mga alagad ni Juan Bautista, bakit yung kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno? Anong sabi ni Jesus? Kasama pa nila yung lalaking ikinasal. Pag-alis ng lalaking ikinasal, saka sila mag-aayuno. Nais ang buong megapang ilagay sa tamang perspective, ano, yung pag-aayuno. At pinaalalahanan tayo na ang gawain po ng pag-aayuno, isang gawain na kung saan ay mayroong lugar, no, na kinalalagyan. Well, yung requirements na inihingi ng simbahan, kontusin po sa atin kapag ang pinag-usapan ng pag-aayuno ay dalawa lamang. Good Friday at saka Ash Wednesday. So, pero hindi naman ang ulugan na hindi niyo na gagawin, no? Kung sakali mang magustuhan ninyo, kung meron kayong ibang intensyon. No? Pero sa atin, no, pinaka-maiksi lamang na kung saan, ito yung pinaka-minimum requirements. Hindi na ang ulugan na kung sakali yung dagdagan, pinagbabawalan kayo. Hindi, o, no? Pero ito yung inihiling na pinakamaliit na pwede natin ibahagi, ano, sa ating pagkaayuno. Na makita ho natin na paalalahanan tayo na itong gawain na ito ay muli nating balikan doon sa idea o sa unang pagbasa na hindi ho pwedeng pag-iwalayin ang pag-aayuno sa kawanggawa. Hindi ho pwedeng pag-iwalayin na basta ka na lamang mag-ayuno, simple lamang dahil sa ikaw ay gusto pa lamang magutom. No? Hindi. Ito ay may relasyon sa pang-araw-araw nating pagkilos. Kaya nga po, bahagi ng ipinahayag po na paanyaya, no? Ng mensahe, no? Ng Santo Papa noong Miyerkules ng Abo na binasa po sa atin, na ito'y bahagi ho na kung saan ay para sa kapwa.
bahagi na kung saan ay gagawin natin para yung kapwa natin ay matulungan natin. Kaya nga po yung ginamit na panyaya ng Santo Papa ay mula po sa sulat ni San Pablo Apostol, ikalawang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto, na tayo makatulad kay Jesus na naging dukha upang tayo ay maging mayaman. So, to become a little poorer so that others can be enriched by our goodness. Na kung saan ay inaanyayahan tayo na ito ay bahagi ng pagtulad natin kay Jesus. Bahagi ng pagtugon natin. Kaya kung babalikan natin yung unang pagbasa, ayon po sa aklat ni Propeta Isaias, makita po natin, ito ay 4,000 years ago. Bahagi yun na kung saan ay ipinapahayag bago pa dumating si Jesus. Ayan yun na kung saan ay basahin ko po sa inyo muli yung bahagi po ng ipinahayag ni Propeta Isaias. Anong sabi niya? No? Na kinakailangan yung pag-aayuno natin ay isang pag-aayuno na, well, hindi nangulugan na pag-aayuno lamang. Sa ikalawang bahagi po, ano ba, anong sabi niya dito? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pangalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos upad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalakot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. So ito yung pinahayag ng pumikapan. Na itong pag-aayuno na ito ay hindi lamang isang pag-aayuno na para lamang sa personal na kabutihan. Isang pag-aayuno upang yung iba ay matulungan. Kaya nga po bahagi yung sabi nga natin, no? Yung mas maging makahulugan ko yung itutulong natin, yung ating natipid sa ating pag-aayuno, ay yun yung itutulong natin. Pero napakaganda pong bigyan ng pansin. Isa po naka-struck ko sa aking damdamin ay yung sinabi rito ng po may kapal na gagaling ang inyong sugat sa katawan. Isa rin yung pagninilay. No? Ngayon ng panahon ito, maraming mga may sakit. No? Hindi po yung sugat na nakikita natin sa labas ng katawan, no? Ngunit yung sugat na nasa loob, no? Yung mga karamdaman. Naalala ko tuloy yung isa ko, yung aking bayaw, no? Sapagat yung bayaw ko ay ngayon na hindi makapunta sa abroad kasi nakita doon sa kanyang baga na meron siyang scar. No? Nagkakaroon ng scar sa baga. Ibig sabihin, nagkaroon ng sugat. No? Medyo maigpit yung pumuntahan niyang lugar. Eh, scar lang yun. Pero ibig sabihin, yun ay peklat lamang sa baga. Ibig sabihin, yung parang katawan natin, yung internal organs natin, kapag may sakit, ay nasusugatan, panloob. No? Kaya nga ako ngayon, makita ko natin, marami ngayon na may cancer. No? May sugat sa katawan, nabubulok yung katawan. Ay, isa palang pwede natin bigyan ng pagninilay, ano? Isa palang gamot yan, ano? Kawang-kawa, no? Ang tumulong sa kapwa. Bahagi rin yun na kung saan ay baka po yung mundong ito ngayon ay isang mundo na napupuno ng sugat, isa pagkat baka yung mundo ito ay napupuno ng kanyang sarili. Isang mundong nagiging makasarili. Pero nawa po yung sagot sa bagay na yan ay walang iba kundi ano. No? Na yung ating pag-aayuno ay isang pag-aayuno na magdulot ng kabutihan
para sa iba. At maging bahagi yun. Hindi yung madali, no? Hindi yung madali yung tumulong sa kapwa. Kung tuwagin na po natin eh, madali na tulungan mo yung asawa mo, yung anak mo, mas madaling tulungan yun eh. Kahit na sabihin natin na yung mga nabanggit ko nga o kahapon na may mga magulang, ano, na para lamang may taguyod yung kanilang mga anak sa pag-aaral, no? Hindi na bali na wala silang bagong damit ngayong Pasko na ito, basta yung kanilang anak may bagong damit pag Pasko, ano? Eh nagagawa yun kasi bakit? Anak nila yun eh. Pero yung tulungan mo yung gawin mo yung sa kapwa mo, no? Na hindi ka muna magdadamit ngayon ng bagong damit ngayong taon na ito para lamang yung kapwa mo ay madamitan, no? Eh medyo mabigat yun, no? Kung tingnan po natin na ikaw ay maging duka upang yung kapitbahay mo ay maging mayaman, no? Yung term na ginagamit pa'y kuminsan ay medyo mabigat. Pero bahagi yun na kung saan ay yun yung nais ng buong megapa. At hindi lamang po yan magagawa. Hindi lamang po yan magagawa ng isang taong makamundo. Hindi lang po yan magagawa ng bilang isang makatao. Magagawa lamang po yan ng isang makadiyos. Yan po yung nagagawa lamang ng isang taong itinuturing na anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? So bahagi yun, makadiyos. Makadiyos yung magbahagi para sa kapwa. No? Kasi bakit? Ano yung human nature? Yung human nature ay kumakay pakabig. No? Pakabig para sa kanyang sarili. Yan yung bahagi yun ng pagiging tao. Pero yung pagiging Diyos ay kabaliktaran. Pero yun, yun yung hamon na ibinabahagi sa atin ng poong may kapal. No? Na sinabi ni Jesus, at binigyan ng pansin, kahit pa ho, bago dumating sa Jesus, ni Propeta Isaias. Kaya nagagaling siya doon sa mga Hudyo, no? Kasi yung kanilang pag-aayuno ay para sa pagiging makasarili lamang. Hindi. Hindi may pwede na titingnan mo lamang yung sarili mo lamang. Hindi may pwedeng ikaw ay lumapit sa Diyos na nakakalimutan mo yung kapwa. Kaya bahagi yun na kung saan ay binibigyan tayo ng higit ng pagkakataon sa anumang uri ng pamamaraan. Yung makakayanan lamang natin. Hindi naman hilingin ng Diyos sa isang bagay na hindi natin kayang ibigay. Kaya maging bukas yung ating kalooban at huwag natin kalimutan, ano? Na magbahagi ay isang panggawain ng pagiging anak ni Yahweh El Shaddai, isang gawain ng isang sumusunod sa yapak ni Kristo, isang makakristyan, isang makadiyos na gawain. At ito yung bigyan natin ng higit na pagkataon na hilingin natin sa buong may kapag. Walang ibang pwedeng makatutulong niyan kundi si Jesus, kundi yung ating Diyos. Hindi yan mga itutulong sa atin ng mga tao na sa paligid lamang natin. Yan ay yung matutulungan tayo ng higit sa lahat na mabigyan tayo ng lakas na ang ating pag-aayuno ay isang maging isang pag-aayuno na makabuluhan para ang ibang tao ay, sabi nga natin, ay yumabong, no? Sa kanilang pagiging tao sa daigdig na ito dahil tayo ay nakapagbahagi ng ating panahon, ng ating talento, ng ating kayamanan upang sila ay tulungan. At ito ay bahagi pa rin ng hamon na ipinapahayag ng pumikapal. Sabi nga natin, bakit na magagawa lamang ito? No? Kung paano magagawa ito ng isang magulang sa kanyang anak, ay gawa ng pag-ibig. Kaya rin natin magagawa ito ng natin sa ating kapwa, sa mga tao na sa paligid natin, no? Ay gawa ko ng pag-ibig. Kaya pagkakataon na kung saan ay patuloy nating hilingin na tayo ay tunay na magkaroon ng pagmamahal na ito
ng ating Panginoong Jesucristo. At makita po natin, no? Makita po natin yung kaligayahan na dulot ng papahayag ng buong may kapal. Ano sabi ni Jesus, ano? Hindi pala ni Jesus, ng Diyos Ama, sa aklat ni Propeta Isaias, maging magbukhang liwayway kayo, ano? Ang inyong mga sugat sa katawan ay kaagad na may hilong. Kapag kayo tumawag, ano? Kayo sasagutin ng buong may kapal. Sapagkat bahagi ho na kung saan ay ang gawain na ipinahayag natin ng isang gawain na kuntusin po ay naging katulad ng gawain ng isang maka-Diyos, katulad ni Jesus na kuntusin ay naging tao, naging kapagipamuhay bilang tao upang tayo ay maging katulad niya na maka-Diyos. Magsitayo po kayo. Tayo'y nagkakatibon-tibon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ialay ang banal na misa sa ating Amang nasa langit bilang pasasalamat dahil sa malaking pag-ibig na ipinadama sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng Kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang Anak, ipinahayag niya ang marundong niyang pag-ibig sa pamagitan ng sagisag ng Kanyang puso, samantalang ihanda ang pagbubuklod sa ating mga puso sa Kanyang paghahandog ng sakripisyo ng Eukaristiya. Tayo manalangin sa Kanya para sa ating mga pangailangan sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos. Panginoong Jesucristo, iyong ipinangako na kung saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa piling nila. Halina sa amin na nagkakatipon dito upang parangalan ka sa iyong kabanal-banalang puso. Punuin mo ng aming mga puso ng iyong pagpapala, biyaya at pagbabalikasin mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig. O dakilang Jesus, dinggin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo humingi kayo at kayo bibigyan, umanap kayo at kayo makatatagpo, kumato kayo at kayo bubuksan. Ipagkaloob mo sa amin na maragdagan ang aming pananampalataya, pag-aas at pag-ibig upang kami manatiling tapat sa aming pangako sa binyag hanggang kamatayan. O butihing Jesus, dinggin at ipagkaloob ang aming kahilingan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo, lumapit kayong lahat sa akin na nahihirapan at nabibigatan sa pasanin at kayo aking pagiginawahin. Kami lumalapit sa iyo sa buong pagtitiwala na ang iyong mawaing pag-ibig ay pagagaanin ng lahat ng aming pasanin, pangkaluluwa at pangkatawa. Ubutin, Jesus, dinggin at ipagkaloob ang aming kahilingan. Manalangin tayo ngayon para sa layunin ng banal na iglesia sa para sa bayan ng Diyos. Upang sa daigdig ngayong pinarituhan, upang iligtas ng lahat ng tao ay matutong kumilala sa iyo at buksan ang kanilang puso sa iyong pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na iglesia na bumukal sa iyong tagiliran na ikaw ay mamatay sa krus, upang ito'y dalhin ang lahat ng tao sa tunay na daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nahihirapan, upang makatagpo sila ng kaaliwan para sa kanilang mga diwa sa iyong matamis na pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng naririto ngayon at naghahanap ng iyong tulong sa kanilang pangkatawan at pangkaluluwang pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, tinawag mo kami upang makibahagi sa iyong nakaliligtas na misyon. Bagamat kami makasalanan, mga tinatanggap namin ang misyon ito at aming sinasariwa ngayon ang aming mga ipinangako sa binyag.
Sinasaliwa namin ang paghahandog ng aming sarili sa iyong kabanat-banalang puso. Inialay namin sa iyo ang aming mga sarili, mga mahal sa buhay, ang lahat ng amin at aming ginagawa at lahat ng aming paghihirap upang makiisa sa iyong eukaristikong paghahandog sa aming amang nasa langit. Upang makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan, isinasamo namin sa iyo aming dakilang tagapamagitan upang makamta namin ang mga biyayang hinihingi ng lupinang ito. Kung ang aming kahilingan ay hindi sa lalong ikalulhati ng Diyos o para sa kabutihan ng aming kaluluwa, ipagalaw mo sa amin ang lalong ikasisiyan na iyong dakilang kabutihan. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya at pagningasin mo ang aming mga puso upang kami makatugong taglay ang pag-ibig sa pumupuno ng iyong kabanal-banalang puso. O puso ng pag-ibig, inialay namin ng buong pagtitiwala sa iyo. Natatakot kami sa lahat ng bagay dahilan sa aming kahinaan. Subalit umaasa kami para sa lahat ng bagay mula sa iyong kabutihan, siya nawa.